Pinulong na ng NDRMC ang iba't ibang opisina nito sa norte para paghandaan ng Super Typhoon Henry na nananalasa na sa Japan. Inalerto na rin ang mga lokal na pamahalaan sakaling kailanganin ang preemptive evacuation. Ating saksihan. Ramdam na sa mga dulong isla sa katimugang Japan ang pananalasa ng Super Typhoon Henry na may international name na Hinamno. Halos mag-zero visibility sa lakas ng bugso ng hangin at ang buhos ng ulan sa bahaging yan ng Okinawa. Malakas naman ang hampas ng alon sa mga baybayin. Ang mga barko, hinihigpitan na ang mga tali sakaling bumayo pa ang malakas na hangin. Nasa 300 bahay na ang nawala ng power supply. Kanselado na ang ilang flight at biyahe ng mga ferry. Dito sa Pilipinas, nakaantabay na ang mga otoridad sa sinasabing pinakamalakas na tropical cyclone sa mundo ngayong taon. Bagamat hindi inaasahang magla-landfall sa bansa, ang malalakas na pag-ulan dulot ng paghigop nito ng hanging habagat ang pinaghahandaan. Kabilang narito ang mga posibleng pagbaha sa Metro Manila. Ayun ang delikado sa atin, kahit 30 minutes na ulan, may mga areas tayong biglang tataas na magkaroon ng flooding. Inalerto na rin ang mga lokal na pamahalaan na maghanda sa preemptive evacuation kung kakailanganin. Isang kinakailangan gawin ng mga LGUs ay mag-stockpile at mag-prioritize ng prepositioning of supplies and equipment, no, to respond to any eventuality like generator sets, gasoline, potable water, food packs, and first aid kits. Pinulong na ng NDRRMC ang iba't ibang opisina nito sa norte. Mahigpit na binabantayan ang mga landslide prone areas sa Cordillera Administrative Region. There will be thunderstorms, localized weather which will bring of course flash floods. Pwede magkaroon ng flash floods and landslides lalo na medyo saturated yung mga some portions of our areas. Jamie Santos, GMA News. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.